One of my favorite hanging plants, mga kabayan, which is no filter po yan. Yeah, very red na red. Ayan, super red po siya. So, pag ito ay naka-shaded lang, ang color po niya ay green lang po. Hi guys, sobrang init po today. So, nagsusok and dry ako ng ating mga halaman. So, ito yung ating tricolor na jet plant. Maliit lang yung ginamit ko na planggana. Kasi, yun o, yung green. Natamad ako, so ito na lang yung ginagawa kong soak and dry. So, may nagawa na ako. And then, yeah, sobrang dami pa nila. Yan, sobrang dami nila. And then, doon pa. So, pinipili ko lang yung mga medyo dry na talaga. So, ganyan po ka-dry, mga kabayan. Yung ating mga halaman. Yan. So, ganito po ako magdilig. Wala akong schedule. Nagbe-base lang po talaga ako sa soil nila. Sobrang dry na. Ayan. So, once may bubbles ka pang makikita dyan, just keep on soaking. So, yung tubig ko is puno to kanina. Tapos ngayon, nabawasan na. So, mamaya ko na siya dagdagan. Para hindi mabigat. So, next one ay itong ating Yumel Sunset na jade plant. Ayan. So, hindi po bawal mabasa ang dahon ng jade plant, mga kabayan. Ayan. So, super dry din siya. And then this one also. Sayang kasi pag yung hose talaga yung gagamitin ko sa kanila, tapos dahil yung soil ko is very fast draining, so mag-ano lang talaga yung water, didiritso ang tagos, pero hindi talaga siya na basa yung soil natin, kaya ganyan po yung style ko. So jade plant po yung inuuna ko, mga kabayan, kasi very dry na po sila. So, yung iba is pwede na sila bukas or the next day. So, inuuna ko lang talaga yung mga jade plant. Ayan. So, dyan po yung ating mga jade plant. So, dito muna tayo while nagsosok pa yun siya. So, here, hindi pa ako tapos dito. So, sobrang mas lalo siyang gumaganda ngayon, mga kabayan, kasi nga sobrang init today. Ayan, so nilipat ko yung ating bins dito, here. Ayan. Nilipat natin siya. So, halos lahat ito yung ating mga jade plant. And, yun, nilipat ko na rin sila doon. So, hindi ko pa nagawa yung part 2 ng ating DIY na twigs, mga kabayan, kasi umalis kami kanina, and then kahapon busy ako kasi may bisita kami na nag-dinner dito sa bahay. Tapos kaninang umaga ay yun, nag-fishing kami. And then ngayon, inuuna ko muna itong aking pagsusok and dry. So, maybe bukas, gagawin ko na yung part 2 ng ating twigs na DIY. So, super ganda po ng ating jade plant, baby jade plant. And, ito naman yung ating Shrek Air. Yan. So, sa dating bahay pa ito, mga kabayan. And then, ito yung binablog ko na, I think 4 years na ito. Kasi, na-vlog ko na kung gaano kabagal ang tubo ng jade plant. So, may katandaan na ito, kaya ganyan lang po yung tubo niya.
So next nating ibababa dito ay yung mother plant talaga nila. So ito yung pinaka mother sa lahat ng ating baby jade plant, mga kabayan. And then sa, I think sa lahat ng mga pots ko, plastic man or clay pots, ito lang ata yung medyo nilagyan ko siya ng topping or dressing or yung mga bato sa taas, kasi sinadya ko siya, wala lang kasi binubonsai ko siya, and then yun, naisipan ko lang siyang lagyan ng mga pebbles na ganyan. So yan ang ating mother plant na magsi 6 years old na siya sa akin, mga kabayan. And then marami na akong na propagate. And then later on ipapakita ko sa inyo yung bago lang nating tinanim, yung vlog natin last week at ayun yung nagtanim tayo. So gumaganda na rin sila, ilang days pa lang. Kasi yun nga, nilagay ko sila sa full sun. So yung mga jade plant ko lang ang inuuna ko, mga kabayan. Then yung iba, yung mga echeveria, pag may time ako. Yung pinakamaliit nating jade plant, mga kabayan. Yan. Daming bubbles. So, sobrang dry po siya. Then, dadagdagan ko na siya ng water mamaya. Pag ganito, mga kabayan, pag feel nyo na medyo matigas yung soil, tutusukin nyo lang po. Parang ganyan lang tutusok. Kasi ganito yung ginagawa ko para once na magdilig tayo ay mag-absorb yung water. So ganyan yung ginagawa ko. Tinutusok ko muna yung soil, and then yan, lalagyan natin siya ng tubig. Ayan. So didiritso po yung water natin, mga kabayan. Kasi minsan may mga pots talaga na yung potting mix natin ay tumitigas na, lalo na pag sobrang dry, tumitigang kung baga. So kailangan nating tusukin para mawala yung tigang. Diba? Kailangan nating tusukin para mawala yung tigang at daling papasok yung tubig. Ganun yun. One of my favorite hanging plants, mga kabayan, which is no filter po yan. Yeah, very red na red. Ayan, super red po siya. So, pag ito ay naka-shaded lang, ang color po niya ay green lang po. Green. So, ang ginagawa ko sa kanya is hinahang ko siya. Ayan, hinahang ko yan. And nilagay ko sa pulsan. Kaya nagiging ganyan siya. So sa dating bahay pa to, mga kabayan. And then ang dami ko ng ganito, mabilis lang ito padadamihin. Thank you, variety of Kalonji Laxiflora or whatever. So ganyan po siya ka-stress kapag nakapulsan morning hanggang mawala yung sun. Yan, diba? Super ganda niya. Yan, my favorite hanging plants. Ayan. Super ganda. So, I think mga 2 years na ata ito sa akin. Kasi may nabigyan ako nitong kaibigan ko doon sa dating bahay. And then, nilagay niya din sa pulsan. So, nagkaganito din yung color. Ayan. So, this one ay talagang hinahang ko siya. Ayan. And then, marami pa ako nito doon sa kabilang corner. And then, ito naman yung aking Crassula David. So, nabili ko siya last month. And then, nung nabili ko siya, mga kabayan, yung color po niya ay green lang talaga. And then, after 1 week, mula nung nabili ko, ay nilagay ko na siya sa full sun. So, ganyan na po yung color niya. Mabilis lang po siya na stress. Yan, yung ating Crassula David na
Super lash, mga kabayan. Ang bilis lang ng nag-lash, and then ang bilis lang niyang na-stress talaga. Ayan. So, presenting Crassola David. Ayan. So, malapit na kong matapos. Dito lang sa area na to. Now, mga kabayan, ito yung sinasabi ko kanina na yung bago nating tinanim. Yung nag-vlog tayo dyan. Yung about jade plant. So, ito yung ating ginawa. Yung tinanim ko na tusok agad. So, hinahang ko siya. Actually, ngayon ko lang siya nilagyan ng hanging, itong holder na hanging pots holder. Kasi gusto ko siyang itry na ihahang. But, nakapulsan ito after nung tinanim natin siya last 3 days ata or 5 days. Nilagay ko siya agad sa pulsan since matagal naman na siya sa akin. And then, yun, nagiging ganyan na po ang kanyang color, mga kabayan. So, hopefully, maganda siya tingnan kapag lumaki na siya. Kung wala pa kasi akong hanging plants na jade. So, ito yung itatry natin. Yan, so, sobrang ganda niya, mga kabayan. Kapag naka full sun ang ating mga jade plant and then yung ating ruby. And then another crassula na super stress ya, mga kabayan. Ito matagal na talaga ito sa akin. Hindi ko pa alam dati yung name nito. And then nagpost ako sa isang group nagtanong kasi matagal na siya sa akin before, so hindi ko talaga alam yung name. So doon ko siya nakilala, I think 2 years ago. But 5 years na ito sa akin. Maliit lang ito. And then ngayon marami na akong ganito. So siya si Crassula pubescens or red carpet, mga kabayan. So I think pamilya siya ng jade plant kasi yung leaves po niya ay para siyang jade plant. And then Crassula din po siya, mga kabayan. So very stress po siya. Na-vlog ko ito dati sa dating bahay pa, yung stress nito versus shaded lang. Kasi yung shaded talaga nito is normal lang talaga na green. And then, mamaya ipapakita ko yung mga kasamahan nito. So, ito yung nakahang ay may flower na po siya. Ayan. But yung dalawa dito sa baba, dalawa or tatlo, ay wala pa siyang... So, dalawa na lang pala sa baba kasi yung isa hinahang ko siya kanina. So, ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ito yung ating mga nasok and dry ngayon. Yung area na ito, yung mostly lang sa kanila, yung mga jade plant lang yung sinusok and dry ko. So, ito yung last natin na sinok and dry, yung Crassula pubescens. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo na kasama niya. So, sobrang red po yan, mga kabayan, kasi nakapulsan siya. Ayan. And then, this one here is medyo halo siya kasi natatakpan ito dati sa isang beans, do nilipat ko siya kaya ganyan yung color niya. Parang dry, parang two-tone yung color niya, green at saka red. Kasi natatakpan yan, and then ito yung na-expose talaga. And then, yung pangatlo is this one. So, bago ko pa lang siya hinahang, ayan, very red din siya. Super stress. Ayan, may flowers na rin po. And then, ito yung, ayan, ang gaganda nila, mga kabayan. So, hanggang dito lang po muna yung ating vlog. So, bisibisihan tayo, mga kabayan. Ayan. So, maybe tomorrow, maybe bukas, dito na naman tayo mag-soak and dry. Ayan. So, see you on my next vlog, everyone. Stay safe, stay healthy. God bless, and bye-bye!